Yung tungkol po sa seven campus na napilis kong na-share. Yung tungkol sa paralysis. Ibig po sabihin, ito muna yung cue doon pagkunta doon sa campus. Alam niyo siguro yung planning sa Egypt, and pataming, yung 7 years plenty at 7 years coming. In 7 years plenty, tipot larawan ng 7 churches. Two, three, four, five, six, seven. Okay. Ngayon, dito sa 7 church ages, kapahalil niya yung natawag na 7-year tribulation period. I realize masasagasaan yung topic na 70 weeks of Daniel. Pero, later siguro sa suggestion na yung topic niya. Kasi may different unawa dito sa 70th week of Daniel. Pero dito ko gusto ipakita yung paralism. If you read about the trumpet judgments, mga sumpa sa lupa yun eh. If you read from Revelation chapter 8, ay, pahiram nga, baran na ito, pahiram nga, pakikuha isa, yung binigay ko sa'yo, pahiram sa'yo. Hindi na ako rin dito, kanya. Ito, gusto ko yung limbawa ka. Itong church ages, tsaka, ang tribulation, ay magkaparalel. At yung context niya, parehong meron. Ito ang church ages. Ito ang church ages. Ito naman yung tribulation period. Mapapansin niyo yung tipong larawan sa 7 years, plenty at 7 years coming. Ang tipong larawan niya is yung panahon ng grasya, yung panahon ng tanghirap. Ngayon, sa dati, sa unawa ng mga sabadista na walang last week of Daniel, kasi tapos na sa kanila, ang trumpeta nila ay nandito sa Church Ages, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yung trumpeta nila ay napapaloob sa Church Ages. Ngayon, sa mga ibang protestante na nagtuturo, in-apply nila lahat ng trumpeta dito. Ngayon, Brother Graham, naka-apply yun doon, sa tribulation period. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So, alin ba sa dalawa na ito? Pag binasa niya yung Feast of the Trumpets ni Barbanam, ikakalat niya yung equally. Meron dito sa tribulation, meron doon sa church ages. Ngayon, meron din siya mga statement na parang nagbaba kayo for siya dito. Ngayon, gusto ko ipaliwanag, si Brother Branham ay nagpapasa rin sa SDA yan, kay Helen Roadway. So, nakakapulot siya ng ideas. Halimbawa, yung 3.5 years na teaching. 3.5 years na lang natitira sa 70 weeks of Daniel. Napupulot niya yan, bago pa yung time na maturo siya ng 70 weeks. Nung naturo na si Brother Branham ng 70 weeks of Daniel, na yung sa libro na yan, ang naipinalatag sa kanya ng Holy Spirit yung 7 years. Pero ordinarily, sa ordinary time na nagtuturo siya since 50s, at after nito, papuntang 65, nababangit talaga niya 3 and a half years. Bakit kaya? Nag-merge sa kanya yung version ni Larkin Scofield dun sa version ng mga SDA. Paano nag-merge? Sa SDA, tapos na eh. Tapos na ang last week. Sa kina Larkin, meron pang 1 week left. Ang nangyari, naglagay siya ng 3.5 years dito, sa tulad ng turo ng SDA, ng half of the last week. At, syempre, sa unawa niya, dito sa end of the last week, half week na lang katira. Pero when he talk about the 7 weeks of Daniel, gumawa na siya illustration. Ito yung nagawa niya illustration. Hindi niya nagawa illustration yung illustration ngayon ng karamihan na may 33 and a half years pa rito, may half week pa rito. Okay, pass test trumpets. Nung naikalat niya, it's like isang cue yan na meron sa church ages at meron yan sa
tribulation. Ang trumpet sa loob ng church ages ay yung paliwanag katulad ng mga apostles na sa Acts 2, last days na to. Ito yung tinatawag na last days. Hindi nila alam yung church ages. It's a mystery of God. So, since this time, it's the last days. Ito, kung siya sabi yung Matthew 24, yung terrible times, yung persecution, etc., yung tribulation, ito rin ang time na pinag-uusapan. Ang time ng church ages at ng tribulation magkaparalel. Halimbawa, somewhere in the 10th century, the Pope declared si Boniface, ba yan? Yung God siya. Dito, ito dito na to, eh. 2 Thessalonians 2:4, He will sit in the temple of God, showing himself that he is God. Sa third verb na midst of the week. O midst of the traffic, sabi pa niya. Ngayon, ano yung parallel dyan? Ito yun. If you read the trumpets sa Revelation, chapter 8, mababasa mo yung lutubig na dinduro. May magbundok bumagsak sa dagat at marami pang ibang nasunog yung mga puno. Hindi mo pwedeng iwasan na yung application ng talata ng Revelation chapter 8, mga trumpets, up to 9 yan, no? Ay nandito sa loob ng Revelation period. Hindi mo maiwasan yan. Kasi dito sa mundo natin, lalo na sa Saint Peter, maraming ang believer, scoping, asan na yung second coming niya? Asan yung second coming niya? May nangyari yung mga kalaman dyan dito, pero hindi nila pansin yan. Parang tingin lang part of nature lang. So ito yung realidad ng trumpets. If you read the trumpets, may tubig na dugo, may famine, may plague, may maraming namatay. Nagganap yan throughout history, yung Black Death, etc. Marami lang sakod ang nangyari in these 2,000 years. Like the earthquake, tsunami, it got worse and worse up to the end. But we are still in the church ages. Ang nangyayari dito sa church ages is like this. Nakakalat sa for 2,000 years yung nababasa natin sa Book of Revelation. Pero, pagdating dito sa last week of Daniel, lahat ng nagaganap na trumpet judgments ay sisiksikin yan for 7 years. Pag nasiksik yan for 7 years, pero pangatlo yan natin, no? Mas tuloy yan ng lahat. That means to say, mauulit lang yung dating trumpet judgment. Salamin lang ng tribulation yung church ages, lalo na dun sa salot niya. Yung salot ng trumpet judgments nangyari sa church ages is magpapatuloy lang yan dito in greater intensity. Ano ngayon ang paliwanag? The trumpets directly apply to the tribulation period. This is the last week of Daniel. Daniel 9:24. Pag natupad yan, tapos na lahat ng kasalanan. Ang mundo ay sanctified na yung temple, etc. Nandiyan na yung Messiah. So, by this time na mangyari yan, ang proseso, salamin dito. Ibig sabihin, naranasan ng New Testament saints, Christians, yung maranasan ng tribulation saints, mga Holy Virgins. At tingnan natin yung tinatawag na the last trump doon sa Corinthians 15. Sa Corinthians 15, yung binabanggit na last trump, multiple application. Halimbawa, pag binasa niyo yung Revelation chapter 11 verse 15, pwede niyo buksan yung Bible doon. When the seventh angel sounded, there was a great voice in heaven saying, the kingdom of this world is become the kingdom of our Lord and of His Christ. So, the seventh trumpet dito, announcement ng millennium. How about dito? Ito na yung ministry ni Barbanam. Sa ministry ni Barbanam, yung seventh trumpet, it is a voice call. Anong voice call? Pakinggo kasi yung seventh, Revelation 10:7. Sabi sa Revelation 10:7, in the days of the voice of the seventh angel. So there was a voice. When he shall begin to sound. Nag-sound na, hindi pa. Mag-sound pa lang. So nauna ang voice is a sound. Pero all the while, matagal na tayong sa traditional thinking natin, isabay itong dalawa. Of course,
understandable na datihan, siyempre, mas bata pa ulawa namin. Pero as time goes on, may niniliwala ng Panginoon, ay, buong nga, no, nauna yung voice bago sound dito. Yung sound na to, trace it back sa Revelation chapter 9, chapter 8. Siguro, makakatulong kung buksan niyo yung Bible niyo, chapter 8. Markahan niyo kung it sounded. Revelation chapter 8, the first angel sounded. Markahan niyo sa Bible niyo, no? Hindi ko memorize ang verse. Revelation chapter 8. Anong verse yun nung sinabi na the first angel sounded? Anong verse yun? Verse 7? Paki-check. The first angel sounded? Tama ba? Okay. Paki-mark dun sa Bible niyo. Yung second angel sounded, anong verse? Pakisigaw na lang yung verse, no? Verse 8. So, verse 7, so verse 8. Verse 8. Third angel. Verse 10. Verse 10. Fourth angel. Verse 12. Verse 12. Okay, mapapansin nyo pala yun ng pala niya. Asan ang fifth angel sa akin? First 9:1. Revelation chapter 9, verse 1. Verse 1 to. Asan ang sixth? 13. Verse 13. Napansin nyo, lumalayo. Doon mo mahirap makita, nasaan na yung 7? Ito, 6 to trumpet to. Nasaan ang 7? 11. Ang sounding ng 7 is 11:15. Pero bago mag 11:15, dyan mo maintindihan ng Revelation 10:7. The days of the voice of the seventh angel, kaalinsabay ng mga ibang angel, and he shall begin to sound. So it's focusing on this time when it actually sounds. And the seventh angel sounded. The ministry of Bernabas is like an announcement to the end. He announces it in advance when it will sound. In essence, siya yung seventh angel trumpet sa church again. Pero sa actual, he's announcing the heavenly angel will sound a trumpet that will announce the kingdom of this world is become the kingdom of our Lord in Christ. How about these others? In-announce na rin niya yung previous messengers. Dito sa Revelation chapter 8, last verse, mapapansin kayo, a trumpet has a voice. A trumpet has a voice. Okay? So, every trumpet that sounded, may message. May nangyari, may message. Pero balitan yung 7. Nauna ang voice. Dito sa 7, nauna ang voice. So, pwede yung promote ng actual. Nauna ang voice bago yung actual sound. Yan kaibahan ng 7th trumpet. Because like the 7th seal. So, going back sa Feast of the Trumpets, we're gonna subdivide it between these two. Yung malaking punto nandito, pagdating dito yung natitirang dalawa o sa. So, why? It's because of this parallelism. Okay? Meron nangyari dito sa church ages na salamin na mangyari doon. Naranasan na ng Christians dito yun na maranasan doon. Of course, malaki kapigat yun kasi mag-compress for 7 years lahat ng mga trumpet judgments na ipubuhos dito. Pansinin niyo pa pala, meron tinatawag na 1/3 yung trumpet. 1/3 ng mga puno na namatay, 1/3 ng mga isda, ng mga tao, ng mga linyo. Kadilit, 1/3 ng araw, hindi sumilya sa sumilaw. Pagdating nun sa bio, kumpleto siya. Meron pa tinatawag yung bio judgments eh. Sa Sabatista, kinala nila yung bio judgment dito. Pero, dito, ang mas kaganapan ng bio, kasi sa bio, magiging 100% siya. 1/3 of the angels, hata. Lumpan, of course, ipagkaroon ng 1/3. Pero pagdating dito sa bio judgments, sa dulo, it's 100% ng mundo. Mababasa nyo sa kunwari, sa 6th trumpet, katapat niya 6th bio, is nagdilim yung kaharian ng beast.
So, ito yung first idea lang po. Overview. Mamaya, kung gusto nyo humingi dito, yung lang yun. So, yan lang po ang may share ko. Salamat. Talapakan meron.